Shoutout sa ating mga solid na mga supporter kay Idol Marvin Maliveran, Idol Amadio Flores, Marvin Esguera, Jeff Frox Ligaspi, Mark Dines Balbarona, Miss Miami Laurel, Lady Bisimil Triembi, kay Jose Pacificador Fee Diaz, Emeline Binolirao, Rona Villalos, Jerry Montañez, John Licarte Queen, Jason, Rickiano, at sa lahat ng mga Antinggero at Albularyo sa buong Pilipinas, sa mga blind community, mga security guard, at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga beaker, mabuhay po kayong mga idol. Shoutout din sa lahat ng aking mga estudyante sa BIT Bohol, at pakisupport na din ang channel ng aking kapatid ang Palatandaan. Simulan na po natin ang ating kwento. Huminto muna sa paglalakad ang mga ito at nakikiramdam. Wika nitong si Kapitan Henry. Pikto, saan banda niyo nakikita ang mga nilalang? Sagot naman ang kagawad. Dito mismo sa kinatatayuan natin, Kapitan. Mahigit sa lima ang mga nakikita namin. Sigurado akong nagtatago lamang ang mga ito sa mga sagingan at kakahuyan dito sa gilid ng palayan. Ang sagot naman itong si Kapitan Henry. Kung ganoon, susubukan natin na gagalugarin ang gilid ng palayan. Unahin natin doon sa mga sagingan. Ngunit mag-iingat kayo. Huwag tayong masyadong magkakalayo para agad na matutulungan natin ang isa't isa. Crispin, ikaw na ang mauuna. Sabihin mo agad sa amin kapag naramdaman mo ang mga aswang. Ilang sandali, naglalakad na muli ang mga ito papunta doon sa mga sagingan. Nauna itong si Crispin. Hawak nito ang medalyon na kwintas at ang isang mahabang itak na gawa sa tanso. Nagsisimulang mag-uusal na ito ng mga orasyon. Ngunit hindi pa sila tuluyang nakapasok sa loob ng mga sagingan. Biglang may narinig silang parang busis ng mga pusa sa loob ng sagingan. Kaya napahinto ang mga ito sa paglalakad at nagkakatinginan. Wika ng isa sa mga kagawad. Kapitan Henry, bakit may mga pusa ang nasa loob ng sagingan? Ang sagot naman itong si Crispin. Mag-iingat kayo. Hindi mga pusa ang mga iyan. Ano ang ibig mong sabihin, Crispin? Ang tanong nitong si Kagawad Picto. Si Kapitan Henry na ang sumagot. Sabi nito, mga aswang ang mga iyan, kaya humanda na kayo. Inihanda na nitong si Crispin ang kanyang mahabang itak habang sina Kapitan Henry. Humanda na din ang mga ito habang dahan-dahan na pumasok na ang mga ito doon sa loob ng sagingan. Ngayon, batid na nilang nasa loob ng sagingan nagtatago ang mga aswang. Ngunit pagkapasok pa lamang nila, agad na sinalubong sila ng mga paniki. Kaya agad na nagpulasan ang grupo nila dahil sa gulat. At dito na, biglang hinila ang isang kagawad ng isang aswang na galing sa ilalim ng lupa. Agad itong napasigaw at humingi ng tulong. Maagap naman ang mga galaw nitong si Crispin. Mabilis itong pumihit at tinagpas niya ang kamay nung aswang. Kaya agad nitong nabitiwan ang isang kagawad at naghihiyaw ang aswang sa sakit habang mabilis na nagtagong muli sa ilalim ng lupa. Habang ang isang kagawad naman ang sinubukang abutin nung isang aswang, sinubukan itong hilahin at dalhin sa kalubluuban ng sagingan. Mabilis naman na tinutulungan nila ito ni Kapitan Henry habang itong si Crispin napakabilis nitong tumakbo at pinagtatagpas pa ang mga aswang doon sa loob ng sagingan gamit ang kanyang mahabang itak. Rinig nila ang mga sigawan ng mga nilalang na parang lubhang nasasaktan. May nakita silang mga nilalang ang mabilis na umibis palabas doon sa sagingan. Hinabol nila ang mga ito at patuloy na pinagtataga. Ilang sandali pa ang lumipas, mabilis nang sumuot ang mga aswang doon sa kakahuyan. Wika nitong si Crispin.
Dito na lamang muna tayo, Kapitan Hendry. Baka patibong ang mga iyan. Maaring mas marami silang kasamahan ang nasa loob ng kakahuyan. Ang tingin naman itong si Kapitan Hendry, tama ang sinabi nitong si Crispin at nasugatan pa naman ang isa nilang kasamang kagawad. May natamo itong kagat sa kanyang braso. Ginamit na nila ang kanilang dalang mga ilaw. Tinanglawan nila ang kalubluuban ng kakahuyan. May naririnig pa silang parang mga angil doon sa loob. Pagkatapos, mga busis na naman ng parang baboy na mga kinatay ang mga narinig nila. Wika nitong si Crispin. Parang inanyayahan tayo ng mga aswang na pumasok sa loob ng kakahuyan, Kapitan. Patibong ang ginawa nila. Mas nakakabuting bumalik muna tayo doon sa mga kabayan. Kailangan din na magamot agad ang sugat ni Kagawad Lucio. Kaya nagpasya na din itong si Kapitan Hendry na bumalik na muna ang mga ito doon sa mga kabayan. Marami silang nasusugatan sa mga aswang at alam nilang iniinda ang mga iyon ng mga kampo ng kadiliman. Makalipas ang ilang minuto, naglalakad na ang mga ito doon sa daanan na nasa gitna ng palayan. Ginamit na nila ang kanilang mga ilaw na dala. Ilang sandali pa, habang binaybay nila ang palayan, biglang may nakita silang limang mga uwak ang nagpalipad-lipad sa kanilang uluhan. Wika nitong si Kapitan Hendry. Sinundan tayo ng mga kampon ng kadiliman, Crispin. Mukhang gusto ng mga ito na makapaghiganti sa atin. Ako na ang dito sa hulihan, Kapitan. Mauuna na kayo. Ilang sandali pa nang makapasok na ang mga ito doon sa mga kabayan na nasa gitna ng palayan, agad nilang ipinasok itong si Kagawad Lucio doon sa isang bahay. Habang ang ibang mga kagawad at tanod nagbabantay ang mga ito sa labas, nandoon pa kasi sa itaas ang mga uwak habang umaaligid ang mga ito doon sa mga kabayan. Alam nilang mga aswang ang mga ito. Habang doon sa loob ng bahay, sinubukan nitong si Crispin na gamutin agad ang sugat ng isang kagawad dahil alam nila na sobrang delikado ang mga kagat ng mga aswang na ito. Ilang sandali pa, wika nito kay Tata Balir. Tata Balir, hindi ko kayang gamutin ang kanyang sugat. Ikaw na lamang ang bahala kay Kagawad Lucio. Tutulungan ko sila sa pagbabantay doon sa labas. Mabilis na kumilos din itong si Tata Balir. Agad niyang nilagyan ng mga langis ang mga sugat ng kagawad. Nagsimulang nangingitim na ang kamay nito at braso. Kailangan na maagapan agad ito ni Tata Balir. Pagkatapos, may nginunguya na bunga ang matanda at itinapal niya ito doon sa mismong sugat habang nag-uusal ng mga orasyon ang matanda. Makalipas ang ilang minuto, nakaramdam na ng ginhawa itong si Kagawad Lucio. Wika ni Tata Balir. Magpahinga ka muna, Kagawad Lucio. Gagaling na ang sugat mo. Dito ka muna sa loob. Tutulungan ko din sila doon sa labas. Doon sa labas, nakahanda na ang grupo nila ni Kapitan Hendry habang pinagmamasdan ang mga uwak na patuloy na nagpalipad-lipad sa itaas ng mga kabayan. Wika nitong si Tata Balir pagkalabas nito. Napaka-agresibo talaga ng mga aswang na ito. Ako na ang bahala sa mga iyan, Kapitan. Tingnan natin kung saan ang tapang ng mga ito. Humanda kayo. Pag bumagsak na ang mga ito sa lupa, agad natin nasusugurin ang mga ito. Ang wika nitong si Tata Balir at pagkatapos, nag-uusal na ito ng mga orasyon. May mga binabanggit na mga banyagang salita ang matanda. At pagkatapos, itinuro nito ang mga uwak na nasa itaas ng mga kabayan. At sa isang iglap, nagbagsakan ang mga ito doon sa gilid ng palayan. Mabilis nang kumilos ang mga ito, tumakbo ang grupo nila papunta doon sa gilid ng palayan para atakihin ang mga bumagsak na mga aswang.
Ngunit biglang nawala na ang mga ito doon. Mabilis na nagtago ang mga aswang sa ilalim ng lupa at lumayo padaan sa gilid ng palayan. Wika ni Tata Baler. Ang bilis nilang nakabawi ng lakas, Kapitan Hindi, ano na ngayon ang balak mo? Susundan pa ba natin ang mga aswang? Pabayaan muna natin ang mga iyon, Tata Baler. Bukas kailangan natin na makagawa ng mga armas na agad na maabot natin agad ang mga aswang at kailangan din natin ng mas malakas na ilaw. Muling bumalik ang mga ito doon sa kalubluuban ng mga kabayan habang ang grupo naman nila ni Lolo Tikoy at Mamang Tasing nang mapagawi na ang mga ito doon sa taniman ng mga gulay, agad nilang narinig ang mga ingay doon sa kakahuyan na sa dulo ng taniman ng mga gulay at malapit lamang doon sa taniman ng mga palay. Ang mga aswang na galing doon sa palayan, nakakasalubong nila ang mga ito. Wika agad ni Lolo Tikoy, Mamang Tasing, may mga aswang doon sa mga kakahuyan. Sumunod kayo sa akin. Mabilis nang umibis ang mga ito papunta doon sa mga kakahuyan. At ilang sandali pa, agad nilang nasipat ang mga aswang na mabilis nang tumatakbo doon sa mga damuhan. Agad na pumasok ang grupo nila doon sa kalubluuban ng kakahuyan. Ngunit biglang nawala ang kanilang mga nakikitang mga nilalang. Nasaan na ang mga iyon, Lolo Tikoy? Ang tanong nitong si Ben. Sagot naman ng matanda. Nakita na tayo ng mga aswang, Ben. Agad na nagtatago ang mga ito. Kaya humanda kayo. Kaya nilang mag-anyong hayop at magtago sa ilalim ng lupa. Wika naman itong si Mamang Tasing. Lolo Tikoy, nasa ilalim nga ang mga ito ng lupa. Oo, Tasing. At pagkatapos, lumingon ang matanda sa kanyang mga kasama. Ihanda na ninyo ang inyong mga armas. Mukhang galing ang mga aswang na ito doon sa mga kabayan sa gitna ng palayan. Tara na, Tasing. Atakihin na natin ang mga kampo ng kadiliman. At sa isang iglap, napakabilis na tumakbo nitong si Lolo Tikoy papunta doon sa likod ng mga kakahuyan. Mabilis din na sumunod itong si Mamang Tasing na bitbit ang buntot pagi at pinaghataw na nila ang mga aswang doon sa likod ng mga kakahuyan habang nag-uusal na ang mga ito ng mga orasyon. Sa kanilang mga ginawang orasyon, agad na nagsilabasan ang mga aswang sa ilalim ng lupa at naghihiyawan agad ang mga ito ng matamaan ng mga taga at hagupit ni Mamang Tasing. Tumulong na din ang mga kasamahang tanod ng mga ito, kaya mas maraming mga aswang ang nasusugatan. Mabilis na nag-anyong mga uwak ang mga ito at lumayo na doon sa kakahuyan. Ilang sandali pa, wika nitong si Lolo Tikoy. Nakapagtataka talaga ang biglaang pag-atake ng mga aswang na ito dito sa lugar ng Santa Catalina. Alam kong hindi pagnanakaw lamang ang kanilang motibo. May mas mahigit pang pakay ang mga aswang na ito dito sa ating lugar. Dumiritso na ang grupo nila ni Lolo Tikoy doon sa mga kabayan na nasa gitna ng palayan. Agad na kinausap ng mga ito ang grupo naman nila ni Kapitan Hindri. Wika ni Kapitan Hindri, Lolo Tikoy, naabutan nyo din pala ang mga aswang na iyon. Nanggagaling ang mga iyon kanina dito sa palayan. Nasugatan pa nga nila si Kagawad Lucio. Hindi na ito tama, Lolo Tikoy. Mukhang mas lalong nagiging agresibo na ang mga ito dito sa ating lugar. Tama ka, Kapitan Hindri. Mukhang kailangan natin nalaliman pa ang mga pag-iimbestiga. Mukhang may mas malalim pa na pakay ang mga ito sa ating lugar. Pagkatapos na makapag-usap ang mga ito, bumalik na sina Lolo Tikoy doon sa mga kubo sa dulo ng lugar habang nagpaiwan naman ang grupo nila ni Kapitan Hindri doon sa mga kabayan.
Kinabukasan, doon sa isang lugar ng Santa Catalina, may mga nagpupulong ng mga taong naninirahan din sa lugar na iyon. Nasa isang kubo ang mga ito sa gitna ng maisan at pinag-usapan na nila ang pagdating nitong si Lolo Tikoy at Mamang Tasing, wika nitong si Kagawad Udo. Gagawin na natin ang ating plano. Isko, sabihin mo sa mga tauhan mo na kailangan na natin na gawin ang ating plano. Dukutin na natin ang mga apo ni Lolo Tikoy. Kailangan nang mapaalis ang matandang ito dito sa lugar ng Santa Catalina. Hindi ito para sa kanya. Dapat na siyang bumalik sa kanyang pinanggagalingan sa isla ng Siquijor. Kagawad Udo, mukhang kailangan na din natin na mag-ingat. Maaring maghihinala na sila sa ating grupo. Ang wika naman ng isang tanod. Alam ko ang mga bagay na iyan. Kasabay sa pagdukot natin sa mga apo ni Lolo Tikoy, tatapusin na din natin si Kapitan Hendry. Masyadong pakialamiro na ang taong ito at nagiging sakit na sa ating mga ulo. Isko, mamayang gabi, gagawin mo na ang plano. Ang utos nitong si Kagawad Udo. Itong si Kagawad Udo, kasama din nila ito ni Kapitan Hendry kagabi doon sa sityo ng Kamatsiles. Ngunit nagmanman lamang ito sa mga galaw nila ni Kapitan Hendry. Kung mapatarsik nila itong si Lolo Tikoy, itong si Kagawad Udo ang magiging kapalit bilang kapitan. Walang nakakaalam na itong si Kagawad Udo ay pinsang buo doon sa napatay nila ni Lolo Tikoy na katapat niya dati doon sa eleksyon at may mga kamag-anak na mga aswang. Paghiganti ang kanilang pakay ngayon. Kasama nitong si Kagawad Udo ang pinuno ng mga aswang na si Isko, ang kanyang pinsan. May mga kasabwat din ang mga ito na mga tanod at mga taong naninirahan doon sa lugar ng Santa Catalina.